kung saan 47 kapulisan ang di umano'y binawian na po ng kanilang mga armas dahil po sila ay kinakitaan ng kasong administratibo at kriminal. Meron daw silang maaaring pananagutan, kriminal at administratibo, doon po sa pangyayari noong October 8, 2022 kung saan nasabat po ang 990 kilograms na shabu o methamphetamine hydrochloride at nahuli po doon itong si Sergeant Mayo na sa kasalukuyan ay tanggal na din po sa serbisyo. Alam nyo ba kung ano ba, kung ano pa ang mga development sa kaso na yan? Ganito po, ano, bigyan ko lang kayo ulit ng informations or a little backgrounder dyan po sa ating pag-uusapan. Noong October 8, 2022, na-aresto po itong si Sergeant Mayo. At ito po ay nag-yield ng confiscations ng 990 kilograms of methamphetamine hydrochloride or shabu na nagkakahalaga po ng 6.7 billion pesos. Pinagurian po ito ng ating Philippine National Police na pinakamalaking pagkakasabat sa illegal na droga na nagawa sa kasaysayan po ng ating Philippine National Police. Noong una, akala natin maayos ang naging situations. Pero kinalaunan, napag-alaman po natin na meron palang mga anomalya dyan sa pagkakahuli kay Sergeant Mayo. Lumabas po sa naging press conference ni Secretary Benhur Abalos na meron pong pagtatakip dito kay Sergeant Mayo at pinangalanan po nitong si Secretary Benhur Abalos ang 14 na kapulisan. Ang pinakamataas po dito ay si Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Si General Santos Jr., siya po ay nasa floating status na sa kasalukuyan. Prior to that disclosure in public ng anomaly nga ng nabanggit na pagkakahuli, February 23, 2023 pa lamang, nirelieve na sa posisyon nito bilang third in command. Ito pong si General Santos. Ang third in command po ay the Chief Director for Operations, the Deputy Chief for Operations or TDCO. Yan po ang ikatlo sa pinakamataas ang katungkulan sa ating kapulisan. Hindi natin alam kung ano ang kadahilanan. Kahit si General Santos, hindi niya rin alam kung bakit siya nirelieve sa kanyang pwesto. Pero napagtatagni-tagni natin ngayon na ang mga pangyayari baka may paugnayan dito nga po sa pagkakatuklas ng anomalya dyan po sa 990 kilogram kung saan 42 kilograms una nawawala parang sinabings pero kinalaunan dahil nagkabulilyasuhan na po ay nanumbalik na ngayon sa kustodiya ng ating kapulisan. At kasama po sa mga nadadamay ay itong si Brigadier General Narciso Domingo. Yan naman po ay kanyang pinabulaanan. Ganon din po itong si Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Sila po ay nagsasabi na wala po silang kasalanan at ginawa lamang nila ang kanilang trabaho. Si Brigadier General Narciso Domingo ay narelieve na po bilang director ng Philippine National Police Drug Enforcement Group. Siya po ay pinalitan ng dating chief ng legal service. Kung hindi ako nagkakamali, sa legal service nga nang galing, nakalimutan ko na lamang po yung pangalan ng pumalit sa kanya. Ito naman pong si General Santos ay until now, naka-floating status po ito kasi meron pa po itong 6 na buwan sa serbisyo. Si General Azuri naman nadadamay din po ngayon sa issue sapagkat binanggit po siya direkta nitong si General Narciso Domingo at saka si Lieutenant General Benjamin Santos. Ayon kay Domingo, meron pong clearance itong pagpapalaya una kay Mayo dahil nga po naghahangad sila ng mas malaki pang huli bukod pa po doon sa nahuli sa Manila noong October 8, 2022. Ito naman pong si General Santos, ang katwiran niya naman po kahapon sa kanyang press conference na isinagawa, untarnished daw po yung kanyang integrity at hindi matatawaran ng kanyang 32 years of service as police officer. At sinasabi niya na kaya lamang daw po siya pumunta doon, birthday niya daw po yun, October 8. Dahil sa utos din po ni Chief Philippine National Police General Rodolfo Azuring Jr. Kaya parang ang nasesentro ngayon ng mga sinasabi nila, alam ni General Azuring ang mga pangyayari dyan po sa anomalous transactions na yan ng 990 kilograms of shabu.
Pero nakalulungkot hanggang sa kasalukuyan, hindi pa po nagsasalita si General Azurin sa issue na yan. Ang sinasabi po ng PIO ay baka next week daw po makapagsalita itong si General Azurin dahil binabasa niya pa raw po yung mga kaukulang report na may kaugnayan diyan sa issue. Ang hindi ko lang mawari, bakit kailangan pang basahin? Simple lang naman. Kung talagang wala kang kinalaman, magsalita ka muna. Nang sa ganon, hindi po nag-aagam-agam ang publiko na baka merong pang kinalaman. Pero hindi ko hinuhusgahan si General Azurin. Nananatili pa rin po ang suporta ko sa kanya at pagtitiwala dahil pinagkatiwalaan po siya ng ating mahal na Pangulo. Ang problema lang, may pag-aagam-agam na sir ang taong bayan eh. Kasi nananahimik po kayo. By the way, bukas meron pong nakatakdang press conference ang Philippine National Police kaugnay po nito pong balita na ating pong panonoorin. Panoorin po natin mga tol. Hinawian na ng armas ng Special Investigation Task Group ang nasa 47 police na isinasangkot sa pagkakakumpiska sa 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 8, 2022. Sa memorandum na pirmado ni Directorate for Investigation and Detective Management Director Police Major General Eliseo Cruz, sinasabing mayroong pananagutang kriminal at administratibo ang naturang mga pulis. Bilang sa 47 opisyal at tauhan ng PNP ay si PDEG Director Police Brigadier General Narciso Domingo. Ngayon, ang sinasabi po dito, partikular nitong si Brigadier General Domingo, eh wala daw po silang kasalanan. Nagtrabaho na lang sila, napahamak na sila. Tapos sinasabi din po ni Lieutenant General Benjamin Santos Jr., wala siyang kinalaman dyan sa operations na yan. At kaya lang siya pumunta dyan dahil inutusan siya ni General Azurin at para na rin mag-back up doon sa kanyang mga tauhan. Kumbaga, nasa likod nyo ang pamunuan ng PNP. Yun po yung sinasabi dyan ni General Santos Jr. Pero ang sinasabi naman po ng ating Secretary of Interior and Local Government, hindi lang ito tungkol sa CCTV. Kasi sabi ni General Santos, hinusgahan ang kanyang pagkatao at ang kanyang police service nang dahil lamang sa CCTV. Pero hindi po yon ang ibig sabihin ni Secretary Benhur Abalos. Marami daw pong mga ebidensya na nagtuturo sa mga pulis na ito na di umano'y meron silang pagkakamali at irregularidad na ginawa dyan po sa transaksyon noong October 8, 2022. At ito na nga po yung nangyari. 47 na kapulisan ang isinasangkot sa 990 kilogram na shabu at sila po ay nabawian na po ng armas. Maaari po silang kumaharap ngayon sa kasong administratibo at kriminal. Tapusin po natin ang balita mga tol. Bukas nakatakda naman ang press conference ng SITG 990 sa Campo Crame kaugnay sa isinagawa nilang investigasyon sa 6.7 billion pesos na drug haul noong Oktubre. Matatandaang pinangalanan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang ilang opisyal at tauhan ng PDEG noong Lunes na umano'y sangkot sa cover-up. Okay, ngayon mga tol, ang issue dito ay yung anomalous transaction ng mga kapulisan. Bakit anomalous? Kasi wala dapat maging cover-up. Lalong-lalo na kay Sergeant Mayo. But it appears now sa mga lumabas na ebidensya na hawak po nitong si Secretary Benhur Abalos sa tulong po ng fact-finding committee na ginawa po ng National Police Commission, may mga ebidensya po sila na sinasabi na ito pong mga police na involved ay di umano'y maaaring may kinalaman o guilty dito sa pangyayari na ito. Okay? Para hindi po tayo malito, magkaiba po yung fact-finding committee na binuo ng NAPOLCOM at saka yung SITG 990. Yung mangyayari po bukas na press conference, ay yun po ay sa Philippine National Police. Particular para alamin kung ano po ba ang mga nasa likod na kababalagan nitong 990 kilograms na shabu. SITG 990. Ano yan po ay sa PNP. Pero dahil nga po nababagalan ito pong si Secretary Benhur Abalos, inatasan niya ang Vice Chairperson ng NAPOLCOM na si Attorney Bernardo na magsagawa po ng probe
at fact-finding committee to determine kung bakit po tumatagal ang ginagawang investigasyon ng ating kapulisan dito po sa 990 kilograms na pagkakasabat ng shabu noong October 8, 2022. At doon nga po lumabas na meron pong mga kinalaman itong mga pulis na ito. At sana, kung meron talaga silang kinalaman, hindi po ito mauwi sa publicity lamang. Ayaw na po nating maulit yung pangyayari last administrations kung saan pinangalanan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga general, pero wala naman po may isa ang nakasuhan. Ngayon may mga pinangalanan ito pong si Secretary Benhur Abalos at ine-expect po natin na meron pong kaakibat na kaso yan. Kasi unfair din naman dito kila General Santos at General Domingo at mga pulis na binanggit ni Secretary Benhur Abalos na sila ay papangalanan lamang at hindi po makakasuhan. Kung matatandaan po ninyo, yung mga general na pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ninais nilang sila ay kasuhan. Kasi ayon sa kanila, na-judge kagad sila ng publiko at hindi man lang nila na ipagtanggol ang kanilang sarili. At ayaw na pong mangyari iyon sa kasalukuyan natin, ano? Na ma-judge kaagad ng publiko ang mga kapulisan nang hindi naman po nila na ipagtatanggol ang kanilang sarili. O may ipagtatanggol nila ang kanilang sarili, syempre hindi sa publiko. Dahil ito po ay seryosong pagkakadawit sa mga nabanggit na anomalous transaction, sa korte po sana nila yan mapatunayan. Ang sa ganun, kung ano po ang sasabihin ng korte, dapat po nating paniwalaan. O kaya ito, kumbaga, is yet to be seen pa ito. Abangan pa po natin ang mga susunod na kabanata. Katulad bukas, magkakaroon po ng press conference. Tututukan po natin yan. Bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi nagre-reflect po ito ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po natin pwedeng ipagsawalang bahala ito. Tandaan po natin, ang Pangulo ay Pangulo po ng lahat. Pangulo po ng peace and order, Pangulo po ng magandang ekonomiya, Pangulo po ng magandang buhay para sa bawat Pilipino. Kapag ka hindi po natin in-address ang peace and order sa ating programa, parang sinisingle out po natin ang ating Pangulo sa mga magagandang bagay lamang. Ano? Ito, tinetest ngayon ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi tayo magpapatinag. Kasi nagtatrabaho naman ang maayos ang kanyang pinagkakatiwalaan na si Secretary Benhur Abalos. Pero hinihiling ko sa inyo, huwag po natin kagad i-judge itong si General Lasorin. Kasi hindi naman po siya binabanggit direkta ang pangalan dito. Tayo po ay nagsasapantaha lamang dahil sa mga pangalan na binanggit ng mga general na katulad ni General Santos at ni General Domingo. Hintayin natin na magsalita si General Lasorin at kung katanggap-tanggap ang kanyang paliwanag, paniwalaan natin. Kung hindi, dapat madawit siya. O dapat isama siya dito sa mga iimbestigahan na mga individual, na mga pulis, nang sa ganon magkaroon po ng kaliwanagan sa ating publiko. Yan muna ang maiksing topic po natin sa oras na ito, mga tol. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating programa. Ano ba ang masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapan? Kayo po ba ay nagtitiwala pa sa ating kapulisan? Ako kasi, kung ako po ang inyong tatanungin, hindi ko aalisin ang tiwala ko sa ating PNP. Dahil sa huli, lalapit po tayo sa ating mga kapulisan. Kung meron mang bulok sa organisasyon, iilan lamang po yan. Ang mahalaga, nililinis na po yan ng Marcos Administration, syempre sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo at ng ating Secretary of Interior and Local Government. Anyway, itong si General Lasorin, malapit na pong matapos ang kanyang termino. Sa April 24, kaarawan niya po yan, siya po ay magre-retiro na sa serbisyo. At ayon po sa ating nakalap na impormasyon, merong isang individual na pulis ang irerekomenda nitong si Secretary Benhur Abalos. Actually, tatlo ang pwede niyang irekomenda. Pero ang sinasabi ni Secretary Benhur Abalos, isa lamang ang kanyang irerekomenda sa ating Pangulo na papalit dito po kay General Lasorin. Maraming salamat, mga tol. Bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Mukhang siya shoutout din. Alam niya na talaga, no? Dito. Talaga to si Mama Dog, eh. Ang kukulit, eh. Anyway, shoutout.